Welcome back to my channel with another video. Sana naaalala niyo pa rin kami, hindi niyo pa rin kami nakakalimutan dahil sobrang tagal nating hindi nakapaggawa, nakapag-upload ng video. Ayan, nag-upload ako ng video pero kuha pa yon last year and ito yung kauna-unahan nating pag-film ngayong taong 2022. So sana samahan niyo pa rin kami, suportahan niyo pa rin kami ng aking baby sa panibagong taon ng ating buhay. Ha? Ano daw yun? Sobrang haba ng ating panahon na hindi tayo nakapag-upload and nakapaggawa ng video, hindi regular. And sana ngayong taong 2022 ay ma-regular uli yung ating pag-upload o pag-film. Medyo na-busy tayo sa ibang bagay. Pasensya na din dun sa mga questions, sa may mga tanong-tanong dyan na hindi ko na nasasagot dahil nga, ayan, marami akong mga pinagkakablahan last year and eto nga, hopefully, maharap natin itong paggawa ng video, pag-film. Dito sa ating video, pag-uusapan natin, totoo bang puputi tayo kahit wala tayong gagawin? Ayan, hindi tayo kailangan gumastos. Puputi pa rin ba tayo o baka pinapaasa lang tayo? So, syempre, ayan, kung matagal ka na sa channel ko, alam mo na mahilig talaga ako sa mga pampaputi. Hindi po ako ganun puting-puting-puti na parang naglaklak ng gluta. Mahilig na ako sa mga pampaputi dahil may history ako nung bata ako na yan, maraming mga tinatawag sa akin kung ano-anong hindi ko gusto. Syempre, nakakasakit yun ang damdamin and hanggang sa nung lumaki ako, yun na yung natanim sa utak ko. So, enough with the daldal. Ayan, yung question natin, ulitin ko, totoo bang makakapagpaputi tayo o puputi tayo kahit wala tayong gagastusin, walang gastos? So, before tayo mag-start sa ating video, syempre disclaimer lang po, hindi po ako medical expert or expert sa mga kung ano-ano man, hindi ako dermatologist, ganyan. Sineshare ko lang po yung kung ano yung mga naging experience ko tungkol sa pagpapaputi. Normal sa ating mga girls na gustuhin nating pumuti kasi nakakadagdag yan ng confidence natin. Mas tumataas yung kumpiyansa natin sa sarili natin. And from my experience, every time na may gagamitin ako na isang treatment, DIY o product man yan o sabon na pampaputi, giging happy din ako. So, basta wala tayong ginagawang masama, natatapahakan, nasasaktan, ayan, go. Basta hindi natin ipapangutang yung ating pampaputi. Go lang. Kung gusto nating pumuti, marami tayong mga dapat na iwasan. Syempre yun, sobrang pagbababad sa araw. Kung gusto mong pumuti at mahilig kang mag-sunbathing, ayan, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. And syempre, kailangan gumamit tayo ng mga pampaputing product din like sabon na pampaputi, lotion na pampaputi, and syempre yung pamprotection din sa skin natin, yung mga SPF, ganyan, mga sunscreen, sunblock. Number one yun. And kailangan din natin ng syempre yung mga payong, ganyan, yung makakapag-protekta sa skin natin sa araw, syempre para hindi tayo masunog. And kung halimbawa may mga bisyo-bisyo tayo, lalong-lalo na yung paninigarilyo, nakakapagpadali yan na mag-age yung skin natin and mas nagiging dark siya. Sa jeans din natin yan, kung halimbawa yung jeans natin is hindi talaga kaputian, ayan, huwag tayong mag-expect ng sobra-sobra. Kung halimbawa may gagamitin tayo o may gagawin tayo sa ating skin na pampaputi. And ito nga, lalong-lalo na dun sa tanong sa ating topic na puputi ba tayo kahit wala tayong gastos. So for me, kahit wala tayong gastos, pwede naman yun. Yun nga lang ay hindi yung as in puting-puting-puti na kagaya nung mga may ginagamit na something. Pupusyaw lang tayo but hindi sobrang as in puting-puti. As in yung mababawasan lang ng kaunti yung pagka-dark ng skin natin and especially syempre pag hindi tayo masyadong nagpapaaraw. Ayan. And
Siyempre, kailangan uminom tayo ng maraming tubig para stay hydrated yung skin natin, nakapagpa-healthy siya sa skin natin. Sa pagpapaputi natin, hindi naman natin kailangang gumamit ng mga mamahalin agad ng mga products, ganyan, or pumunta na sa isang expert, dun sa isang doctor, and magpaturok na kung ano-ano, or ayan, dun magpa-bleach. Pwede naman natin yan gawin at home ng tipid and or walang gastos. Pwedeng-pwede natin gamitin yung kalamansi dahil number one natural bleaching agent natin siya. And syempre, kailangan maligo tayo araw-araw. Nakakatulong din yung pag-scrub natin. Marami naman tayong pwedeng gamitin pang scrub. Pwedeng towel, pwedeng sugar, pwedeng baking soda. Sobrang mga mumura ng mga yun. And sugar, for sure, hindi naman yan nawawala sa kitchen natin kasi in the morning, kailangan natin yung pamutitimpla tayo ng kape. And syempre, yung kailangan din natin bukod sa mga bagay na yan is yung tiyaga natin, yung dedikasyon natin na makapagpaputi tayo. Kasi ang pagpapaputi ng skin is hindi siya mangyayari overnight. May process siya and matagal bago mangyari. Hindi natin makikita sa loob ng isang araw na puputi agad-agad tayo pag may ginamit tayong something sa ating skin. So there, sana nasagot ang tanong natin o nalinawan tayo sa ating tanong na pwede ba tayong makapagpaputi kahit wala tayong ginagastos. Ayan, ang sagot ko po dyan para sa akin is pwede, and yung mas konti yung gastos natin, pwede tayong gumamit ng mga natural mga bleaching agents natin dyan. And ayan, kung interested ka sa mga videos, kung marami po dyan yung mga DIYs na mga skin whitening na shinare ko, pwede nyo po siyang i-check sa description dahil meron din po ako mga video na nilalagay doon na mga skin whitening. And I hope nakatulong ang video na to sa'yo. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!